wag mo na akong pagpaikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. O sinabihan ni General Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Josipo Stambago. Bakit kanina nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, Kuan? Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Obusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so, sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi? Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yun. Kanina, ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure. Pero totoo din po, sir, na based sa raid ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan, kasi silang lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Di po wala kaming idea during that time the raid, nung pinailan namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito, and you said na ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5 billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman... Siguro, kasi sir, kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi. Siguro, sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng information. So, would you say na yung pagking confused mo, you lied? Hindi naman po, sir. Kasi nung mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque, sir. Kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po, ipinasa po sa AMLA, in which po, nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon, sir, sa mga account. Kaya po kami, sir, sinabihan na yung laman nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin muna ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, on August 12, 2016,
jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama? Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito? Hindi po kami ang main lead, but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led? By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We, as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, iyo, huwag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako'y naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Di ba? Oh, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-aaprubang po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi tama naman... Tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Okay. Mayno, how many search warrants did you apply for dun po sa Abuyod? Kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May no. Are you telling the truth? As far as I can recall, sir. Kagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? Kung sumasagot ko kung hindi mo alam, eh... In my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. Yung mga DOJ, pwede ba yon? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero... Taka nga. Dalawang search warrant. Cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. Oh, sir. Parang totoo. Yes, yun na nga sinasabi. Totoo po yan, sir. Totoo po. Totoo. Paano nangyari yun? Kaya dalawang search warrant. Dahil kay Mayor Espinosa for violation of the comprehensive firearms law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165.
O, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon. At mali yung ginawa nyo. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos green antan, but did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Larraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I'm right? Kayo, nakatanggap ng information galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama, ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Diba? According to official records, yung witness mo po ninyo, deponent, is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent sa kay Mr. Yap? Isa lang din po. Siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng press na detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45, nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Would you believe hook, line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun o yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information yes, given to me. Yes, and that is what we call the vetting process yes, sir. Of the information. Now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Larraga yun, sir. Ayoko makuha niyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng applicant, ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin, hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Hindi nga. Nung approve na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir. And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Binerify ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? Binerify ko yan, sir. Clear. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet. Yung diba? Po yung afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na na-debunk yung claim na yun nung inyong witness. He was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, DOJ, is the DOJ present?